Good day sa inyo mga atik. Ngayon may panibagong video tayo nagagawin. This is Reno 5 by Reno 5. So Oppo Reno 5 ang problema niya is Google account. So babypass natin, tuturuan pa yung mga atik at sundan nyo lang ang guide ko. At mababypass yung phone nyo kapag naka-Google account lock, nakalimutan yung Google account. So ang model number niya, kung nakikita nyo, CPH 2159. So tara, sundan nyo lang ako mga atik at ibabypass natin yung phone na ito. So ito na yun mga atik, ang Oppo Reno CPH 2159. Yun, kailangan natin i-connect natin to sa wifi at papakita ko sa inyo mga atik na siya po ay naka Google account. So make sure na naka-connect kayo sa wifi para masundan nyo po yung ginagawa ko. Itong pag-connect ko sa wifi mga atik, ang purpose nito is para makita nyo lang na siya po ay naka Google account. Pero pag nasa inyo yung phone mga atik, pwede kayo hindi mag-connect sa wifi. Pero mas maganda, connect nyo na lang para pareho tayo, sundan nyo yung step by step ko. So yan, papakita ko sa inyo na siya po ay naka Google account. So ibang klase po kasi, dalawang klase po yung Reno 5. Yung isa may 5G, yung isa 5. Kaya dalawang klase ang pagbabypass niya. So yan, naka-Google account siya mga atik, ang gagawin natin. Yan, papakita ko lang sa inyo na siya po ay talagang naka-Google account. Ito po yung likod na model number niya, CPH2159 kung nakikita nyo. So kung nakita nyo, nakita nyo. Pero may ibang way pa dyan kung paano i-check. Dito tayo sa bandang harapan mga atik, yan. Pindutin natin dito mga atik yung emergency call at i-dial natin *#899 at yung software version. So yan po yung model number. Kita nyo ba? CPH2159. Yan. Ang gagawin natin mga atik, pumunta lang tayo doon sa may wifi. Dito sa may wifi sa pinakababa, pindutin yung manual network. At itong mic dito sa gilid, deny lang natin. Deny. So make sure na tapusin nyo yung video mga atik ha. Deny hanggang sa mag-white yung mic. Man. So isa pa, deny. Pindutin natin dito yung mic. Ayan, nakita nyo mga atik, may error. Hindi po siya pumasok doon sa may mag-pop up na settings. So yun o. Ayan, ayaw talaga niya pumasok. So ang gagawin natin mga atik, kailangan natin ng SIM card na may PIN code. So yung SIM card na ilalagay natin, kailangan ay PIN code siya o password. So ilalagay na natin. Yun, lalagay natin at sundan nyo lang mga atik para hindi kayo maligaw ha. Yan. Kailangan may PIN code. Tandaan nyo, may PIN code ang ilalagay. At ihintayin na lang natin yung mga atik. Saksak lang natin. Salpak lang natin yan at hintayin na lang ang magpa-pop up yan dyan mga atik yung password. So hintayin lang natin. Ayan. So nakita nyo, nag-pop up siya. Ang gagawin natin is i-eject lang. I-eject nyo lang mga atik. Ay sorry, napindot ko yung switch. Pero kailangan lang i-eject at lalabas na yan mga atik. I-slide down lang natin at lalabas yon. Pindutin natin yung setting sa taas. Ayan. At hanapin natin dito yung additional settings. Doon tayo papasok mga atik. So hanapin kung nasaan na yon. Kasi kailangan natin pumunta doon sa backup and reset yan. Additional settings. And then pumunta ka sa backup and reset. So yan. Yan ang din dito, erase all data factory reset. Yan yung pinakauna, tap natin yan, reset network settings. Din yung pangalawa mga atik, reset system settings only. Yan. So nakita nyo restoring. So almost same lang siya, may pagkakaiba lang dahil sa paglagay ng SIM card. And then last yung erase all data. Yan na po yung last mga atik, erase data natin. At hintayin natin magbukas yung phone mga katiktik. At kung bago ka lang dito sa channel ko, huwag kalimutan i-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para maging updated ka sa susunod ko na video. So dito mga atik, ininext na lang natin at hindi na tayo kailangan mag-connect sa wifi at wala na po itong Google account. Next lang and skip. So yun lang mga atik, ganun lang kasimple ang pag-bypass nito mga atik. Sana may nakuha kayong kaalaman na konti.
at naway abangan nyo ang mga susunod ko na video. Maraming salamat sa inyo, katiktik.